pagdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri aray namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsama ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipagdasal natin na ating mapagyaman ang tiwala at awa na kaloob sa atin ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayon, luha ang inuulit ko. Maraming namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hiling ng kanyang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan nilang nila ng pansin ay ang mga bagay na panglupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malaluhati tulad ng katawan, kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginagamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa iyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos na muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng hari hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Tumayo na po ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala, isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng Panginoon sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa akin? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't, gawin mong 50. At tinanong naman niyang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang tribo po. Ito ang kasulatan, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mangdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasandibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno.
Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa lahat ng mga talinghaga ng Panginoon, ang talinghaga natin sa Ebanghelyo ngayon ang kailangang basahin at unawaing maigi. Katulad ng isang ulam, kailangan bilingin muna para makita ang tunay na laman. Sapagkat kung babasahin lang natin agad-agaran, ay baka mali ang ating maging pangunawa. Kung kayo'y nakinig na maigi, ito raw ay tungkol sa isang katiwala na inabuso ang kanyang kapangyarihan. Kaya nung siya'y nabisto nung amo, dahil hindi nga niya maayos na pinangasiwaan yung ari-arian, ano raw ang ginawa niya? Nagpunta siya roon sa mga pinagkakautangan. At ano yung ginawa niya? Sabi niya, ikaw, magkano'ng utang mo? 100 tapayang langis. Sabi niya, o gawin mong 50. Yung isa, 100 trigo, gawin mong 80. Binawasan niya ng binawasan. Dahil sabi niya, kung palayasin man ako ng amo ko, may mga tao pa rin magmamagandang loob sa akin. Madaya pa rin siya hanggang sa huli. Ngunit, bakit parang pinuri ng Panginoon yung kanyang pag-uugali? Baka sabihin natin, pwede naman pala yung sa Panginoon yung madaya, tapos sa bandang huli, lusutan na lang, mga tuwira na lang, gawa na lang ng paraan, pwede naman pala yun. Hindi po yun ang punto ng Ebanghelyo. Sabi nga ng Panginoon sa huli, pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katanilunang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Yun ang babala sa atin ni Jesus Nazareno. Ng mga tao, malaking tukso na maging matalino at mapamaraan sa mga gawain ng mga makamundo kaysa sa mga makadiyos. Ito rin yung sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa. Sabi niya, yung mga dapat ikahiya, yun yung pinag-uukulan ng pansin, ang mga bagay na panlupa, hindi yung kabilandako na tungkol sa langit at tungkol sa Diyos. Mas ikinararangal nila, mas ginagawa nila ng paraan yung mga bagay na makamundo. Yun yung nais ipunto ng Panginoon sa talinghaga. Mabuti pa raw yung mga makamundo, mapamaraan, makatwiran, at masigla at magana. Meron tayong tawag dyan eh, wais. Diba sa wika natin? Ano ba ibig sabihin yung taong ito ay wais? Hindi lang yan marunong, hindi lang yan maalam. Tuso, madiskarte, mapamaraan. Pero ang nakalulungkot mga kapatid, ang babala sa atin ng Panginoon, bakit sa mga bagay na makalupa, mapamaraan ang tao? Bakit sa bagay na makadiyos, doon parang lalampalampa? Doon parang papatay-patay? Doon parang walang maisip na paraan?
aminin natin, minsan yun ang mas malakas humila sa atin. Yung mga bagay lang dito sa lupa. Buti dito sa Quiapo, naniniwala ako, totoo kaya yun? Ang mga deboto ni Jesus sa Sareno, hindi naman papatay-patay. Hindi walang sigla at walang gana. Mapamaraan, madiskarte. Totoo ba yun? Ang tunay na deboto ni Jesus sa Sareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Sana, kung gaano man tayo kasigasig, pag nasa harap ng Senyor, pag nasa loob ng simbahan, ganun din tayo kasigasig sa labas. Yun lang ang lamang natin ng konti. Kasi aminin natin, dito sa Quiapo, masigla. Pero pag sa ibang simbahan, aaminin ko po sa inyo, kahit marami ang tao, pag nagmimisa ko, parang wala akong kausap minsan. Pag sumabi akong, sumayin niyo ang Panginoon. Sa iba, minsan, hindi ko alam, parang minumura na ako kasi inyo rin. No? Halos hindi ko marinig yung sagot. Yung kanta, mamaya patunayan natin yan, mga deboto ha, mga kadeboto. Pag nandito tayo, kumakanta tayo, masigla tayo, mahirap. Pag tinitingnan ko kayo, sa ibang simbahan, hindi maibuka ang bibig. Pero pag harap ng karaoke, kahit nandiyan sa SM lang, kahit nandiyan sa labas lang, kahit nasa kanto lang, abay, kung bumirit, ganun na lang, antindi. Kung makahiyaw, pag concert ng Bini, nako, tatlong oras pa lang bago ang concert, nandun na. At kung makakanta, talaga't makalukso. Pagdating sa simbahan, tulog. Walang kagana-gana. Bakit ho ganoon? Sa paraan ng makamundo, masigla tayo, maparaan. Pag sinabing punta tayo sa prosesyon, pagod ako. Nangihina ako. Pagparada ng artista, nako. Kahit umulan umaraw yan, kahit 10 oras nakatayo, matibay. Ganun ba tayo? Hindi naman siguro. Pagkakakitaan yan, pagkakaperahan yan, aba, lahat ng katwiran, lahat ng paraan. Pero tumulong tayo sa nasunugan. Naku, busy ako. Hindi ko kaya yan. Mahirap yan. Halika, magturo tayo sa mga bata ng katekismo. Mahina ang boses ko. Hindi ko kaya yan. Nangangawit, madaling mapagod ako. Pero pag chismisan, nako, magdamag, pwedeng maguntahan. Mga kapatid, sana po, hindi yung makabagay ng makamundo lang ang humuhugot tayo ng sigla. Doon tayo mapamaraan. Doon tayo wais. Sana po, sa mga bagay na makadiyos, mas masigla tayo. Mas mapamaraan tayo. Mas marunong tayo. Patunayan natin na hindi nasasayang ang tiwala at awa na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Opo, mga kapatid, ito ang paalala sa atin ngayon ni Jesus sa Sareno. Pinagkakalooban niya tayo ng tiwala at awa. Tiwala, mayroong bigay na galing sa atin ng Panginoon. Sana wag mong gamitin yung galing na yan sa masamang paraan. Binigyan ka ng talino, wag mong gamitin niya para isahan ang kapwa mo. Magaling ka sa mat, hindi para mandugas o mandaya. Magaling ka magsalita, hindi para mambola at manlinlang ng kapwa. Malakas ka, hindi para mangapi, mambuli, manakit ng iyong kapwa. Nawa, yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, magamit natin lalo para mapalapit sa Kanya. At awa, katulad nung ginawa dun sa katiwala,
binibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, gising pa ba? Buhay pa naman. Ibig sabihin yan, may awa ang Diyos. Binigyan ka ngayon ng isa pang araw para mag-isip-isip sa buhay, magsisi, magbalik loob, magbagong buhay. Sana hindi lang yung mga makamundo ang wais. Sana hindi lang yung mahilig sa mga fake news, sa mga chismis ang masigasig. Yung mga tinatawag tayong ipamahagi ang mabuting balita, ipahayag ang katotohanan, tayo din sana masigasig, masipag, maabilidad. Sana hindi lang yung mga mandaraya, yung mga nananakit, kundi tayo rin na mga gagawa ng mabuti at mapagmalasakit ang gumagawa ng paraan. Baka naman sa makamundo lang tayo masigasig. Bakit pag yung idolo natin, minsan di ba sa artista, makikipag-away ka pa pag magkaiba kayo ng fans club? Bakit pag politiko, makikipag-away ka pag sinisiraan, binabanatan yung kakampi mo? Pero pag ang Diyos ba, nilalait, minumura, pinagtatawanan, nasasaktan ka ba? Pinagtatanggol mo ba? Nababahala ka ba? O nakikitawa ka lang din? O sasabihin mo lang, wala naman yun, biro lang naman. Pero pag artista mo, politiko mo, walang biro-biro. Makikipagpatayan ka pa, makikipag-upakan ka pa, hindi ka papatalo. Mga kapatid, ang tunay na deboto, hindi niya sinasayang ang tiwala at awa ng Diyos. Ang tunay na deboto, mas mapamaraan siya, hindi sa mga bagay na makamundo, kundi sa mga bagay na makadiyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa inyo mga ipinagkaloob sa amin. Mayroon kaming galing, mayroon kaming handog, at sana mas magamit namin ito, hindi lang sa mga makamundong bagay, makamundong pangangailangan, bagkus magamit namin ito upang lalong mapalapit sa iyo, upang makatulong sa aming kapwa, upang mahatid kami sa kaligtasan. Salamat po sa inyong tiwala at awa. Huwag po sana namin itong baliwalain at sayangin. Nawa, maging mas masigasig kami, mas mapamaraan kami, mas magana kami sa pagpapahayag at pagbahagi ng iyong kabutihan. Hindi nawa kami madala ng mundong ito, sapagkat hindi ito ang tunay na pagpapala para sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso, ang ating tugon. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos
at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gitsimani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang papapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, Ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang hipan nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aay ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang pag-ahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus.
Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilyang pinagkatiwalaan at kinaawaan ng Diyos, sama-sama tayong umawit ng Ama namin. Iniling namin kami at iya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Narito si Jesus Nazareno, puno ng tiwala at awa para sa atin. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad si bibig bago umalis sa panang pare o lay minister. Sumunod po tayo. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iyalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kahit kasama ko ang sabok ko kasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikaw pupurihin ko. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Oh.
Available pa rin po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po'y ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Nihahandog ng Quepo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadeboton si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Tambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ating ngayong ipagdasal ang mga mahal na yumao, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at ang mga ipinagkatiwala nyo na ipagdasal natin dito sa simbahan ng Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations. Sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang simbahan ng Quiapo po ay agad-agad tumutulong sa mga nabaha, nasunugan, at kahit walang kalamidad. Tuloy ang ating tulong sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag natin sayangin ang tiwala at awa ng Diyos. Patunayan natin na mas mapamaraan at mas masigasig ang mga anak ng Diyos kaysa sa mga bagay na mga makamundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyo angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at tiwala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.